Nandito po tayo sa loob ng kusina. Ito po. Wala po ngayon ng mga amo ko dito sa loob ng bahay. At gabi na po sila darating. Wala pong maraming trabaho at wala rin pong utos sa labas. Yun lang pong normal na ginagawa ko na naghuhugas, naglilinis. So, hindi naman po masyadong mabigat. Kaya, yung pag dumating yung time na yon, may time po akong mag-general cleaning sa kusina. Kasi, ang pinakamahirap pong linisin sa parte ng loob ng bahay ang kusina. Kaya, sa mga baguhan po, sa mga pupunta po dito, ito po ang talagang pinaka lugar natin na mga katulong. Kaya nilinis ko po lahat ito. Nilinisan ko yung mga cabinet. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ko napapanatiling hindi nagbabara ang lababo. Twice a year ko po itong ginagawa. Hindi po inuutos ng amo ko ito kung sa ko pong ginagawa. Kasi kung magbabara po ang lababo natin, tayo rin po ang mahihirapan. Lalo na pagbarado. Siyempre, mahirap dumalo yung tubig. So, matatagalan tayo sa ginagawa natin. Hindi tayo makakapag-trabaho ng mabilis. Hindi tayo makakapag-hugas ng mabilis. Kung ano yung gagawin natin, siyempre. So, ito lagi ang paraan kong ginagawa. Papakita ko po sa inyo ang lababo namin. Eto, dito ko hinuhugasan yung gulay at saka prutas. Eto, meron siyang pwede rin hugasan ng pinggan. Lalagyan po natin ng tubig to at sa kailangan nakasarado yun. Lalagyan po natin ng tubig bago natin i-on. Tapos pagkatapos, i-off na rin yun. I-on natin tapos takpan pagkalagay ng prutas sa loob. Tapos dito, syempre, lababo rin siya. Ito. Iisa lang po yung agusan ng tubig niya. Iisa lang po yung tubo. Ito. So, ang ginagawa ko, bago ko linisan, lalagyan ko ng tubig. Upwento ko po siya ng tubig. Hindi naman po babatagin yung mga prutas. Pero siyempre, meron pa rin mga pasok na doon, hindi maiiwasan. Yan, pag nakaipon na tayo ng tubig, uumpisahan ko na siyang gawin. Ito po, lahat po ng lababo dito sa Hong Kong, meron po siyang pabilog na ganyan. Tatanggalin ko po siya, pero kailangan ko munang maglagay ng basurahan. Yung kailangan may plastic. Ganyan. Tapos, maglalagay po din tayo ng gloves sa kamay. Ayan, panoorin nyo po kung ano paano po yung gagawin ko. Ayan, naka-gloves na tayo. Bubuksan po natin ngayon ito. Kailangan po natin gumamit ng basurahan para
doon po dadalo yung tubig at maruming manggagaling dito sa loob. Kasi para hindi magkalat, tatapon na lang po natin to pagkatapos. Ayan po. Ang dumi po. Tapos, madumi din siya. Kailangan natin linisan. At mag-ready lang po tayo ng tissue o kaya patapon na basahan para hindi na natin lalabahan, tatapon na lang. Tapos, pupunasan din natin ito, guys. Para malinis. Tapos saka ako po bubuksan yung tapos ito po tatanggalin ko para yung tubig umagos sa baba. Ayan, tingnan niyo. Diyan agos na yung marinela nilinisan niya sa loob. Pasensya na po kasi cellphone lang yung gamit ko eh. Ito, nahugasan na siya. Tanggalin ko yung gloves ko kasi may hirapan akong maglagay. So, tanggalin ko na siya, guys. At ikakabit ko na siya. Siya nga pala, ito po kasi tumutulo po yung tubig dito, may tumutulo na konti. Kaya ang ginagawa ko po na paraan para hindi lumabas yung tubig. Ito po. Gagamit po tayo ng cling wrap. Konti lang. Tapos, ipapaikot natin dito. Yan. Iusin natin, tignan natin mabuti kung pantay, nakapantay ba. Yan, pantay na siya, mahigpit na. Okay na. Maglilinis na ako. Lilinisan ko naman ngayon ang ilalim. Thank you for watching.